marami pa rin na naghahanap ng mas murang sasakyan sa panahon natin ngayon. Hindi mo naman kasi maiiwasan yan, lalo na't madalas ang karamihan sa atin ay binabudget lamang ang kinikita sa pang-araw-araw. Kaya kung gusto man nating magkaroon yan, ay naghahanap tayo ng mas affordable at kakayanin ang halaga. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ng pinakamurang 7-seater car dito sa Pilipinas. Nasa taong una itong inilabas ay marami ang naagawang atensyon sa kabuang presyo na halos wala pa sa kalahating milyon. Mas mura pa ito sa sedan o 5-seater car at hindi na rin naman mapag-iiwan ang pagdating sa mga nilalaman. Ang detalye at presyo nito ay alamin natin, pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang modelong ito ay isang klase ng minivan na kung saan sa hugis at pormahan pa lang ay makikitaan mo na ng napakaraming katangian. Hindi mo akalaing mumurain lang dahil ang attire at itsura nito ay mukhang mamahali na rin kung titingnan, at naiawig lang din ang itsura nito sa Suzuki APV. Pero 11-seater at mas malaki ang kapasidad nito kumpara sa APV. I-reveal na natin to ang bike FJ40 at 45. Isang MPV car na klase ng sasakyan na mapapakinabangan mo rin sa pang-araw-araw na gamit. Gawang Baik Motor Car Company, kung pamilyar ka sa brand na to, malamang ay kilala mo na rin ang modelong ito. Inilabas ito sa bansa mahigit 7 taon na ang nakakalipas, kasabayan ng pamamayagpag noon ng Suzuki APV minivan segment with 7 to 8 seating capacity at iba pang mga MPV car. Ang modelong ito gaya ng marami ay magagamit mo rin hindi lamang service sa pang-araw-araw at pamamasyal kasama ng pamilya. Hindi lamang yun, ito ay perfecto rin para sa negosyo o panghakutan. Pwede sa rin yan sa may pagmamalaki nito. Kasi nga ang sasakyan na mas malawak ang space ay mas malaki ang pakinabang. Kaya naman para sa mga kababayan nating naghahanap ng isang klase ng sasakyang magagamit sa mga ganong klaseng bagay, ay malaki rin ang maitutulong ng isang ito para sa kabuang detalye ng makina. Ito ay pinapagana ng 1.2-liter gasoline engine inline 4-cylinder, 16-valve dual overhead camshaft at naka-rear wheel drive. Ang transmission nito ay naka-manual na 5-speed gearbox. At medyo sulit na rin kahit papano dahil malakas na rin naman ang hatak nito. Sa mga hindi nakakaalam, ang advantage ng naka-manual na transmission ay mas matipid din kumonsumo ng gasolina at hindi mahal ang maintenance. Pagdating sa performance naman, ito ay kayang mag-produce ng maximum output na 86 horsepower at 108 Nm of torque. Kaya naman ang average top speed na nagagawa din nito ay umaabot sa 140 km/h. Hindi na masamayang ututusin kasi nga naman, kapag ganito ang klase ng sasakyan na gusto mo, hindi naman din kailangan na mabilis ang takbo nito. At pagdating naman sa fuel tank capacity, ito ay may 45 liters ang full tank at kayang kumonsumo ng hanggang sa 15 km/l. Ang mga suspensions nito ay ginamitan sa front ng MacPherson strut at rear suspension naman na leaf spring with shock absorber and coil spring. Ang mga braking system na naka-disc type sa front brake habang naka-drum type naman ang rear brake nito na nakalagay sa 14 na pulgadang gulong na may kabuang sukat na 175x70. Itong bike MZ40, bagamat napakamura lang ng halaga nito, kahit papano ay hindi naman pinabayaan pagdating sa ilang mga features. May mga safety sense na rin naman kasi itong nakalagay, gaya na lamang ng driver side airbags, may side impact beams, may power door locks at engine check warning. Meron na rin itong kasamang low fuel warning light para naman makita mo kung talagang mauubusan na ng gasolina ito. Keyless entry na rin yan kaya hindi rin basta-bastang mapapasok ng kahit na sino man. May child safety lock na rin itong kasama at anti-theft device. May engine immobilizer at parking sensor. At hindi rin nawawala sa modelong ito ang crash sensor. Ang mga ilaw naman nito mula sa headlamp na naka-halogen type, sinamahan ng mga turn signal lamps with tail lamp na naka-bulb type naman. Medyo visible na rin yan kahit papano sa gabi. Kaya hindi ka na rin masyadong mamumroblema pa. Pagdating naman sa mga interior specs, may mga kasama na rin itong comfortable seats at the adjustable pa with headrest at naka-fabric upholstery ang cover nito. May napakalamig at napagandang aircon system na rin
ito with AC ventilator. May heater na kasama with console pocket at mga cup holder. Pagdating naman sa iba pang bagay kagaya na lamang ng entertainment, meron na itong FM and AM radio with USB and auxiliary input, kaya pwede ka na rin mag-charge dito. May mga speaker na rin ito sa front, power antenna at marami pang iba. Pagdating naman sa kabuang sukat ng modelong ito, hindi rin naman nalalayo ang kalakihan ito sa Suzuki APV, isang minivan na klase na kaya magsakay ng higit sa 8 to 10 passenger. At speaking sa 8 to 10 passenger mga kaibigan, siguradong madadala at maisasama mo na lahat ng gusto mong isama dito. Sa napakamurang halaga ay siguradong hindi ka mabibitin sa mga features na meron nito. Ang kabuang haba nito ay may sukat na 4,030 mm. May lapad naman ito na 1,636 mm. At ang kabuang taas naman ito ay nasa 1,907 mm. May wheelbase size na 2,700 mm. Ang mga pintuan nito ay 5 piraso, kaya napaka-accessible. Hindi ka mahirapang magsakay o sumakay dito. Sa mga hindi rin nga pala nakakaalam, itong bike ay may mura talagang halaga dahil ito ay gawa sa China. In-establish ito sa bansang China noon pang 1958. Ang Bike Motors ay nagsasabi na silang pinakamalaking automobile enterprises group na nagmamanufactured ng mga sasakyan at iba pang mga parts components ng isang sasakyan. At ito ay naka Euro 4 compliance na nga rin pala, kaya hindi na rin mausok at eco-friendly. Pagdating naman sa instrument panel, combination naman ito ng analog at digital display. Syempre, makikita mo dito ang speedometer, tachometer, trip meter, fuel gauge, digital clock at marami pang iba. Pagpapaalala sa driver sa mga sign o signal na lumalabas sa instrument panel nito na makatutulong para ma-enhance at maisaayos ang pagmamaneho. Pagdating naman sa steering type nito, ginamitan ng hydraulic type na klase ang steering wheel nito. Ang steering column ay de-adjustable yan, kaya kahit ikaw ay may kalakihan ay may pagkakasya mong sarili mo depende sa adjustment ng steering column. Gamitan na rin ito ng rack and pinion, kaya swabe lang din ang handling nito. Para sa kasalukuyang presyo, ito ay nagkakahalaga sa napakababang halaga na umaabot sa 498,000 pesos lamang dito sa bansa. Akalain mo yon sa 11-seater ay makakabili ka na nang wala pa sa kalahating milyon na halaga. Pero base na rin sa iba pang mga detalye o iba pang information na lumalabas, ito ay stop production na raw. Hindi pa masyadong malinaw kasi may lumalabas pa rin naman ito sa kalsada dito sa bansa. At itong bike MZ40 ay may dalawang klaseng variation din na pagpipilian. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta. Tumatangkilig at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mong mag-like and subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa iba ba. Kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito, huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Obliss Collection. Thank you!